Kong Migs, ano po ba ang mga void marriages o yung mga kasal, ma'am, na walang visa? Well, sa una, no, pinag-usapan natin to earlier on, yung ano ba yung mga requisites ng marriage, ba yung mga essential requisites, fundamental requisites. So basically, kung wala yan, yung pinakauna, no, pinaka-basic, kung wala yan, void ab initio. Yes. Yung mga example, very specific. For example, nagpakasal ka, you are 15 years old. Oo. Then nilagay mo sa marriage contract mo, 18 years old ka. It means nagpakasal ka below 18 years of age, even with the consent of the parents. Mm-mm. So even with the consent of the parents, void ang kasal. Second, nagpakasal kayo, tapos ang nagkasal sa'yo, hindi si pastor, kung hindi si, yung tinatawag MJ. Na sakristan. Sa sakristan. Yan. Walang authority to solemnize marriage. Except, may exception dyan, if either or both of the contracting parties believe in good faith, believe sila, naniwala sila na may authority pala yung tao na yan, so valid ang kasal. For example, paso na pala yung authority nito solemnized marriage. Nagpakasal pa rin sila. They believe in good faith. So yan, valid pa rin ang kasal. But as general rule, pag walang authority ang mag-solemnize, void ang kasal. Third, walang marriage license. Mm-mm. Pang-apat, yung mga bigamous or polygamous marriages. But may exception dyan, yung mga Muslim brothers natin, pwede silang magkasal hanggang apat. And yung mistake as to the identity. For example, pinakasalan mo. Kamukha lang pala ng fiancé mo. Kamukha lang kasi identical twin. Hindi pala yun. Oh boy, nagkasal. As mistake as to the identity ng isang tao. Or pang-anin, yung hindi mo, nagpakasal ka ng pangalawa, hindi mo pa pina-registered yung annulment of marriage mo sa local civil registry. Boy din yan. Or yung tinatawag na psychologically incapacitated ka to comply the essential marital obligation of marriage. Bayo pa. May tinatawag tayong incestuous marriage. Yung pinakasalan mo, yung lolo mo, yung nanay mo, yung kapatid mo. Yan, may mga ganun. Na hindi mo alam. May mga ganun. Maraming ganyan sa mga teleserye. Di ba nakikita natin, magkapatid pala. Ang tawag doon, incestuous marriage. May mga marriages din na against public policy. Ang marriages against public policy, for example, pinakasalan mo yung collateral relative mo up to fourth civil degree, meaning up to first degree cousin. Second degree, as a general rule, valid na yan. But yung first degree cousin, hindi mo pwedeng pakasalan yan. That's a fourth degree of consent. A fourth degree ng relative mo yan. Collateral relative. Second, yung pinakasalan mo, ang stepmother mo. Ibig sabihin... Grabe naman yan. May mga ganon. Kasi namatay ang tatay mo. Yung pinakasalan tatay mo, ikaw ang nag-assume. Stepmother. Parang utang lang ah. Or pinakasalan mo, ang nanay ng asawa mo. Stepmother. Parent, mother-in-law. Mm-mm. Pinakasalan mo. Void din yan, ha? Or for example, pinakasalan mo, inadopt mo, tapos na-inlove ka, pinakasalan mo. Oo. Yung adopted mo, pinakasalan mo. Or yung spouse ng adopted mo, or ang ikaw mismo, pinakasalan mo yung nag-adopt sa'yo. Void din yun. Or yung tinatawag na adopted at saka yung legitimate child ng kapatid din yan eh. Or same adopted kayo sa isang tao, boy din yan. Or may plano kang pakasalan yung isang tao, pinatay mo yung asawa niya, para pakasalan mo siya, that's against public policy. Yun ang mga void marriages. Ang dami pala kong mix, ano? Kaya nga, huwag ka na lang magpakasal. Yun yan. Pwede. So, sinasabi lang natin yung paisa-isa, kasi ang daming klaseng marriage, may mga defect marriage, for example, legal separation, yung tinatawag na voidable marriage. Ito naman, yung mga void marriage, it means walang visa ang kasal from the very beginning. Ma'am, narinig ko kanina yung word na incapacity, psychological. Ano bang ibig sabihin nun sa para matawag na void ang isang kasal? So, usually, no, yung mga ganito, sinasabi nila kayo na buang. Hindi siya buang. Murag na buang lang. Nabuang sa gugma? Nabuang sa kanyang partner. Okay. So, ngayon, yung konsepto ng psychological incapacity, it's very personal na, no? Personal condition siya na because of a partner, parang because of a certain partner, you bring out the worst in me, di ba? Kumbaga, parang, pag nagsama kayo, you're psychologically incapacitated. Hindi mo kayang i-pursue at gawin yung mga
obligations yung mga bagay-bagay of the marriage. Parang your failure to comply, you cannot comply. The essential marital obligation of marriage. Obligation to love. Hindi mo kayang mahal. Hindi ka marunong magmahal. Obligation to be faithful. Obligation to take care. To give mutual love. May mga, ito yung tinatawag na abuse grounds of nullity of marriage. Yes. May mga example dyan. For example, you're an antisocial personality person. Ano yung antisocial personality disorder? Yung irresponsible ka. Aray. Yung tinatawag na you have a criminal attitude. Agdabi yan. Masindi. Manipulative ka na pagkatao. Wala kang pakialam sa damdamin ng ibang tao. O sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, wala kang pakialam. So you are an antisocial personality disorder. Yung isa naman, yung tinatawag na borderline personality disorder. Ito yung mga nabasa ko based sa mga hinahawakan kong kaso. What do you mean by borderline personality disorder? Mood swing. Yung mga bipolar, minsan mabait, minsan hindi. Yun, mood swing. Then, yung ipush niya yung tao na mapalayo sa'yo. Ayaw niyang lumapit yung tao sa'yo at tao sa kanya. Ayaw niyang lumapit. But gusto naman niya ang lasting and loving relationship. Parang iba. Iba yung parang paayaw-ayaw tapos gusto. It means mood swing. Iba-iba yung minsan mabait, minsan sweet, minsan hindi. Mood swing yun. Ibig sabihin, borderline personality disorder. May pangatlo pa. Yung tinatawag na narcissistic. Ito yung another common. Yung may high sense of importance sa kanyang sarili. So it means mas mahal niya ang kanyang sarili, parang feeling importante siya, feeling niya, parang gutom siya sa admiration or ng ibang tao. Yun ang tinatawag na parang feeling siya yung king, siya yung si sultan, siya sirena, parang ganun. Yun ang tinatawag. Sirena? yun ang tinatawag na narcissistic personality disorder. Gabi, no? Malalim pala ito. Ito yung mga pinaka-common na grounds ng mga psychologists na ginagawa nilang dahilan that is a person is a psychologically incapacitated to comply the essential marital obligation of marriage.